may usok ngayon, chat may samgyupsal o yung usong-usong Korean barbecue na iniluluto ng mga customer mismo gamit ang stove na butane. Nakanginig po kasi dito yung may ihaw-ihaw habang kumakain. Feeling mo ay ikaw po mismo yung chef. Pero sagsasamgyupsalang ito sa isang mall sa Calapan sa Oriental Mindoro, biglang may sumabo. Ano yan? Dahil babae. Wala ako. Ayan o. May antena. Ay, nakapaan. Sabog o. May patay kaya sa loob. Lakas o. Ako, buntis pa nga ho. Anyong, este, anong nangyari? Sa mga nagsasanggit dyan, baka kayo maihaw. Delikado pala. Mukhang hindi na talaga maawat ang impluwensya ng mga Koreano sa ating buhay. Dahil kahit sa mga bayan-bayan at mga probinsya, meron ng mga kainang samgyupsal. Yun nga lang, ang nasa Calapan City sa Oriental Mindoro, sumabog. Bakit kaya? Nagumuho. Ang mga pader ng restaurant, halos matibag. Ala, umagsak. Uy. Ang kisame, wasak. May customer kaya sa loob? Marun. Wasak eh. Kalat din sa sahig ang mga nabasag na salamin. Umuho po siya. Habang ang ilan sa mga nasabugan, nakahandusay na lang sa tapat nitong parking lot. Tumawag na ako ng... Ba't wala pang nanay? Rescue to. Tumawag na ako ng rescue. Wait lang ha. Relax lang ha. Galing sa kusina. Sa kusina galing. Isa sa mga mahigit 10 na sugatan, ang pamilya ni May Ann na buntis pa naman. Hindi lang sila nagtamo ng mga sugat at galos. Nasunog din ang kanilang mga kilay at buhok. Wala po siyang apoy. Sobrang lakas na po na bigla na lang po siyang humangin papunta dun sa labas. Kaya po nasunog yung kilay namin, buhok, and then nagkaroon kami ng mga pasa. Nitong Webes ng umaga, nag-agahan daw sila sa samgyupsalan kasama ang 6 pa nilang mga kasama sa kanilang 7. Ang kaibigan ng kanyang asawa na si Yonghwa Om na isa ring Koreano at pauwi na sana ng Korea ang pinakanapuruhan. Sunog at sugat-sugat ang kanyang binti. Ang 65 anyos naman na lola ni May Ann na si Nanay Pamor, nanlabo ang paningin matapos masabugan. Hindi ko inaasahang ganun ang mangyayari sa amin. Isap mata lang, bakit ganun ang mangyari? Kalunos-lunos din ang sinapit ng 1 taong gulang na pamangkin ni May Ann na sugat-sugat naman ang paa at tenga. Natakot ako, kala ko may tama yung bata na ano, malala kasi nakaganon siya. Oh, hindi siya umiimik, nakaganon lang siya. Sabi ko, ang apo ko, ang apo ko. Kami lang po kasi yung customer nun eh. May luto na po, isang serving na po. Dahil babae. Mga 2 minutes po kaming nakaupo dun sa labas bago pa po dumating yung tulong. Kahit pasugatan, si Yonghwa Om pinilit pa raw na makaabot sa kanyang return flight papuntang Korea. Hindi po nila inalis yung maliliit po na bubog na nasa paa niya. Kaya sabi niya sa akin, gusto niya na lang daw po umuwi ng Korea at dun na lang daw po magpagamot. Si Delwin naman, meet up place lang daw dapat nila ng kanyang bilas, ang Korean restaurant na yon. Bigla sabog na yun, bigla na lang ako nalipungatan. Sabog o? May patay kaya sa loob? Lakas o? Para pong granada. Naramdag po eh, hati yung katawan ko eh dahil sa lakas po ng pagsabog talaga. Maraming bubog sa ulo ko. May dugo din dito maagot eh. Si Delwin, nagtamo ng sugat sa kanyang ulo, pasa-pasa rin at namamaga ang bewang at braso. Kumikirot po yung dito po yung tahi ng parang malalim po siya ang tama eh, dahil marami nga pong bubong dahil sa dami po ng mga dibring nagtarsikan. Kabilang din sa sugatan ang ilang staff ng samgyupsalan kagaya ng kapatid ni Rodeline na si Joven na cook sa restaurant at nagtamo ng second degree burns. Ngayon po nasa ICU na po siya, minomonitor na lang. Pero ang kapatid naman ni Jessa na si Melvin na isa ring cook, habang ginagawa ang report na ito, delikado pa rin daw ang lagay sa ospital. Halos kalahati kasi ng kanyang katawan, lapnos. Pagpasok ko doon ay hindi ko mahalos makilala ang aking kuya. Dahil talagang ito ay damaged, namamaga. Hindi ho siya makapagsalita dahil ho siya ay may nilagyan ng tubo at hirap ho siyang huminga. Yung mga minor injury na mga first and second degree, usually 10 days to a week. Pag maganda ng sugat at wala naman naging
komplikasyon, maaari ko na silang pauwiin. Yung mga empleyado na sunog lahat. Sumatotal, 18 ang naitalang mga sugatan. Sa 6 po dito is yung crew ng Korean restaurant na nasa loob po talaga ng kitchen. Kaya yung injury po nila sobrang grabe. Pero stable na po yung kanilang kalagayan. Nakakatakot din po, what if kami po ay andun sa pangyayari? Feeling ko hindi naman dahil sa butane gas yun. Isa sa tinitignan ng BFP o ng Bureau of Fire Protection na posibleng dahilan ng pagsabog ang mga butane canister na ginamit sa samgyupsalan. Posible rin daw na may kinalaman ang pagkakagawa ng centralized gas line na konektado sa main mall. So ngayon po, under investigation pa rin po ang Bureau of Fire Protection in Calapan City. Wala pa po kaming conclusive na origin and source ng incident. Actually, ang tawag namin for now is gas leak incident kasi hindi pa natin siya makonclude talaga na explosion. Lahat ng pwedeng i-extend na tulong financially, sa gamot, at kung ano pa mang assistance, ibibigay agad ng city government yung monitoring natin sa kanila tuloy-tuloy. Ang pamunuan naman ng restaurant, nagpaabot ng ayuda sa mga nasabugan. Yung gusto po ng pamilya ko is ibigay po nila yung hinihingi nila kasi hindi po naman natin masasabi kung yung side effect ay lumabas ngayon or soon. Hindi po namin matatanggap yung 10K, baka po mag-file na lang po kami ng case. Nawala akong shield sa araw-araw, edi parang sasagutin nila. Maaaring silang humingi ng actual damages o kung ano man yung nagastos nila para sa ganun ay mabayaran sila ng party at fault. Sinubukan naming kuna ng panig ang Korean restaurant. Good afternoon. Bagaman base sa inisyal na report na ang insidenteng naganap noong 29 ng Hunyo 2023 ay dulot ng gas leak mula sa centralized gas pipelines ng mall, ang management ng Mr. Won Samgyupsal ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga pribado at pampublikong ahensya upang matukoy ang sanhi ng insidente na sa kasalukuyan ay pending further investigation. Ang kaligtasan ng publiko at kapakanan ng aming mga customers at staff ay nananatili na aming top priority, kabilang ang pagbibigay ng karampatang tulong medikal. We are still waiting for the official findings, so we cannot make a comment as of the moment. Right now, we are fully cooperating with the LGU and BFP to ensure utmost safety at the premises. We are also providing support and assistance to those who were affected. Rest assured that we are fully committed to the safety of our mall goers. So para po maging ligtas tayo sa ating mga kusina at sa LPG, turn off the valve nung mismong LPG tank pagkatapos po ng ating pagluluto. Sabugo? May patay kaya sa loob? Lakas o! Pag po ganyang may ganyang uri ng incident, gumapang tayo pababa para hindi natin malanghap yung usok, hindi tayo ma-suffocate, hindi ma-injure yung ating airways. Isip po natin yung exit. Mahalaga talaga na meron tayong safety sa paggamit ng butane. Make sure na well ventilated yung ating area. Compatible yung burner at yung butane canister. Huwag kayong matakot na kumain sa mga Korean restaurant na nagagamit ng butane canister. Safe naman yung mga lugar. Lahat naman po ng businesses, nagsisecure naman po yung mga permits sa Bureau of Fire Protection. Meron naman silang FSIC or Fire Safety Inspection Certificates. Sabugo? May patay kaya sa loob? Lakas o! Walang may gusto ng aksidente, pero ang sakunang ito, sana magsilbing babala para sa lahat ng establisimiento at mga kainan na gawing prioridad ang kaligtasan ng kanilang mga customer at ng kanilang mga tauhan. Sabugo? May patay kaya sa loob? Lakas o! Thank you so much mga kapuso! Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.